Sir Dylan, Marco looked at him pleading. Tinignan muli ni Dylan ang kanyang kapatid. This time he saw fear in Jiro's eyes. Hirap na itong itaas ang dalawang kamay at di na gaano makakita dahil sa patuloy na pag-agos ang dugo mula sa malalim niyang sugat sa kilay. But Dylan is a businessman. He doesn't like to lose, lalo na kung perang usapan. He bet a huge amount of money for this fight, but it's also hard for him as a brother to look at Jiro like that. Mabilis kumilos sa siyan, habang pilit na inihanda ni Jiro ang sarili sa sunod na pag-atake niya. He blazed towards Jiro. He swung his body in full force and gave Jiro a devastating elbow right into his chest. Nagulat sa siyan na masalag ito ni Jiro. He might be infirm, but giving up is not in Jiro's dictionary. Pero di naging sapat ang pagsalag nito. Si Yan's sharp elbow still managed to get through his defense. Next, Si Yan did an upward strike to his jaw. Jiro's body became numb. Sounds started to echo inside his head. Parang slow motion na tinignan ni Jiro sa lahat. Si Yan was getting fired up, getting ready for his final blow. He clenched both his fists and aimed at his chest. Pero bago pa nakadapo mga kamon ni Si Yan, isang puting towel ang ibinato sa arena. Nagulat si Sien ang mabilis na nakinuhang Marshall si Jiro palayo sa kanya. No! You're not taking that son of a bitch anywhere until I say so. He angrily shouted. Di makakapag si Sien ang tagal nang hinintay ang pagkakataon to. I will kill that guy no matter what. He ran towards Jiro, who is now unconscious. He tried to pull him out pero pinagkumpura na si Sien ang mga Marshalls para pigilan siya. Halos 10 kataon ang pilit pinaghihiwalay sila pero halos lahat ng bumabangga kay Sian humahagis ang marahas sa steel cage. Napatayo si Mia sa kanyang kinaupuan. As she watched him getting crazy inside the steel cage, pero inawat siya ni Kaito at minesrang maupo ulit. You did not come here as Mia, so come the fuck up. At this point, it was impossible to handle Sian's rage. Kaya imbes awatin pa'y sinunggaban nilang ito and injected him a tranquilizer. Sian was so focused on killing Jiro. Sa kanya lang nakatutok ang paningin niya hanggang sa unti-unti naging malabo para sa kanya ang lahat. Finally, Sian was sedated. Kaito patted Mia's shoulder. He will do fine. Pero nag-aalala pa rin si Mia. I'll just go to powder room. Lumabas si Mia sa VIP room para pumunta ng CR. Pero pag liko nito ay nakasalubong niya sa Dylan kasama si Marco na naglalakad sa hallway. Tumigil si Dylan na makita siya. He politely bowed his head to her at ganun din si Mia. He smiled at her then hurriedly walked towards the elevator. Di mapakala si Dylan habang nasa loob ng elevator. His hands are trembling. It feels cold and sweaty. So he slid his hands into the right pocket. He gritted his teeth in anger. Ang lakas din naman ang loob ng lalaking yon para magay ng isang blank Rui. Hindi niya alam kung sinong kinakalaban niya. Huminto ang elevator at bumukas ang pinto nito. Dylan's gaze sharpened as a look at the person who entered the elevator. It was none other than the SIBS president. There was an awkward silence inside the elevator. I didn't know you're breeding animals inside SIBS, Mr. Mercado. Dylan glared at him, pero umiti lang sa kanya ang SIBS president. You know what, Mr. Rui? It was the exact same thought I was thinking. When Zero killed Gian nung atakihin niya ito na nakatalikod at tumulog ng bell, I didn't know may kapatid ka palang hayop. Insulted, hinarap ni Dylan ang president ng katungaling sindikato. So you're telling me, right into my face, na talagang plano mong patay ng kapatid ko? Ang lakas din naman ang loob mo. Banggay ng isang Rui na katulad ko. Lumapit si Marco sa kanya. He clenched his fist and glared at the president as if he's gonna hurt him anytime. The president chuckled in disbelief. What I know is, natalo ka sa pustahan ng $20 million, Mr. Dylan Rui. That makes me $40 million richer than you. How dare you talk to me like that? Dylan gritted his teeth in anger. The president felt victorious at the sight of Dylan Rui's angry face. What happened to your signature poker face, Dylan? He whispered. The elevator door opened. You're gonna pay for this. I will make you pay. Dylan silently whispered. We'll see about that. The president glares at Dylan then walked out of the elevator. Binanggapan nito si Marco na nakaharang sa pintuan. Bumalik si Mia sa VIP room at tinatnan na nakatayo si Kaito habang nanonood ng laban. He was too focused on the fight he did not notice Mia entered the room. Dinig na rinig ni Mia ang hiyawan ng mga tao. She looked at the screen on top of the arena. Halos mamilog ang mata ni Mia sa gulat. She was surprised to see the number of bets this guy was getting. The bet is already 1.8 million? Gulat na tanong ni Mia kay Kaito. Pakumpako ang tingin ni Kaito sa laban. Nakakatakot. Nakakatakot ang batang to. He silently whispered. Mia looked down and saw Joshua went wild inside the cage.
Parang nato yung biglang nalamunan ni Mia. She carefully watched Joshua. Brutal lockdowns, heart-slamming moves, and lightning speed attacks. Now I know why he was called the king. Mia silently whispered to herself. Kung seryoso pala niya akong nilabanan noon sa school, malamang sa napalaban ako ng todo. Napailing si Mia. Sian told me that you were bullying this kid in school? Kaito whispered to Mia. He looked at her and then giggled. What are you giggling about? Can you bully an animal like that? Mukhang malakas tama sa'yo ng batang yan ah. Mira rolled her eyes at Kaito. Kumikita ang Sibs ng ganitong kalaking pera sa isang laban lang? Labas pa ang iba ba nilang transactions? Saan nila dinadalang ganun kalaking pera? Mia silently whispered to Kaito. Sa illegal? Saan pa ba? Kaya huwag ka na magtaka kung hawak nila sa leg ang mga politiko at mga alagan ng batas. Joshua finishes off his opponent after 3 rounds. Parang pinaglalaroan lang niya ang kalaban. Pero kailangan niyang patagalin to just to entertain the people at para mas tumaas pa ang pusta sa laban. Mia looked at him. He was like a different person inside the cage. Biglang tumingin si Joshua sa VIP room at nahagip siya ng tingin nito. But it wasn't Joshua's usual stare. It is the kind of stare that you give to an enemy. Mia stared back at him. Hindi ako dapat maging kampante sa batang to. Jiro was brought into a private clinic owned by the Louis. So, how's my brother? Didn't ask their private doctors. We're doing our best, sir. He got a lot of internal hemorrhage. We have to observe him thoroughly. He is in critical condition. There is a sudden knock on the door. Sumenyas dito si Marco. Sa isa pa nilang tauhan ang buksan ng pinto. Sir, nandito na po si Harry. Dylan looked at the doctors. You may leave. Umalis agad ang mga doktor. Saka naman pumasok ang isang lalaking nakasalamin na may dalang malaking silver luggage. His face looks gentle on the outside, but his strong build tells otherwise. Long time no see, Mr. Dylan. Gusto ko sana makipagkwentuhan sa'yo, pero unahin mo muna yung kapatid ko. He looked at Jiro's lab results and examines him carefully. After an hour, Harry went out of Jiro's room to talk to Dylan. How is he, Harry? The doctor took off his glasses and looked at Dylan seriously. Sino ang gumawa nito sa kapatid mo? Huminga ito ng malalim. Dylan, I'm going to tell you this. This guy really intends to kill your brother. Inuna niyang braso at balikat ng kapatid mo para hindi ito makalaban. Tapos inisa-isa niyang lahat ng vital points and soft spots nito. Right on mark, walang mintis. Isang vital point na lang kulang. Kung matagal pa si Jiro sa cage ang isa pang segundo, sigurado akong bubulagta ang kapatid mo. Binuksan ni Harry ang luggage at kumuha ng 5 silver serum. I will give your brother 5 of my experimental drugs. Yung una para mawalang hemorrhage. The other one is more of a painkiller at yung tatlong natira para mapilis ang pagbagaling ni Jiro. How long would it take? Give it a day. Hindi niya pwedeng i-consume all at once. Tugon ni Harry kay Dylan. Habang in-inject ang unang serum. By the way, Harry, do you know this guy? Tanong ni Marco sabay ikot ng litrato ni Sian. Biglang nagbago ekspresyon sa mukha ni Harry. Napakulot ang noon na makitang larawan. He loosened up in his tie and swallowed real hard. Then he looked at Dylan intensely. You are dealing with a professional here. What is he doing inside Sibs? If you know him, he is definitely a professional. Tell me about this guy. Wika na Dylan habang tinitinan ng kapatid na nakaratay sa kama. My best advice is not to mess with that guy. Harry told Dylan. Matagal na nag-usap sila Harry at Dylan tungkol sa nangyari sa kapatid niyang si Jiro. Alam kong walang kinatatakutan na mga Rui, pero you have to play it cool. You have to play it smart, lalo na kung gandong klase makakalaban mo. Tahimik lang si Dylan nag-iisip ng malalim. I know this guy, Dylan. Hindi ito nagpapailalim sa kahit na sino. Sa tingin ko, kaya siya nasa Sibs ay misyon ng lalaking to against them. Lahad ni Harry kay Dylan. I was thinking the same thing. Hindi kumuha ng tao sa merkado na hindi galing mismo sa Sibs. Then, an evil smirk crossed Dylan's face. Wala naman pala akong dapat problemahin. He looked at Harry then gave him a drink. This guy, he will destroy Sibs for me. Hihintayin ko na lang silang magpatay ni Mercado. Kapag bumagsak ang Sibs, ang RUI Corporation, ang aangat. Magkakaroon ako ng mahabang balon para makapag-isip kung paano ko tatapusin ang buhay ng lalaking yon. Nangiti si Harry kay Dylan. Nakalimutan ko mas nakakatakot ka pala, Dylan. Hindi rin nagkaroon pa ng pagkakataon si Mia na makausap sa Sian. Lumipad to kagad kasama ni Joshua pa uwi ng Pilipinas pagkatapos ng laban. Mia already has changed her appearance to someone else and used a different passport on her way home. Naghiwalay sila ni Kaito sa airport at ngayon kasalukuyan siya nakasakay sa eroplano. Nareview lahat ng data na nakakolekta niya sa pagpunta sa Macau. Pero di siya nakapag-concentrate. Hindi siya mapakali.
Kanina pa niya naiisip na si Yan. She looked at her phone but felt hesitant to call him. Maybe he needs some time alone. Pagkalapag ng eroplano sa Pilipinas, kagad si Miang sumakay ng cab at tagtungo diretso sa kanyang apartment. Magagabi na makauwi siya roon. Buwaba siya ng taxi at kinuhang gamit sa compartment. San ka galing? Halos mapatalon sa gulat si Mia nang marinig ang tinig ni Joshua. Kanina pa pala ito nasa likuran niya at di niya napapansin. Bakit? Kailangan ko ba magpaalam sa'yo? Sambit niya, sabay ismid. Hinablot ni Joshua ang gamit niya para abuhatin, pero hinablot ni Mia pabalik. Ano bang ginagawa mo? Singhal niya habang nakating lang sa niya si Joshua at di makapaniwala sa reaksyon niya. Tutulungan lang kita. Wala pa bang tumulong sa'yo kahit sa isang tao? Kung makareakto, napansin ni Mia na may dalang kahon si Joshua. And with the looks of it, mukha itong cake. Nangitituloy si Mia sa niya ng bongga. Tingnan mo tong batang to. Paano na lamang mahilig ako sa cake? Mia can't help but giggle. Tingnan mo tong babaeng to. Asara na tawa si Joshua sa kausap. Kanina ako makasigaw, akala mo pagnanakawan. Ngayon naman kumakangiti sa akin, parang saltik lang ang loko. Nilahad na ni Mia ang palad niya at buong iting hinintay na iabot sa kanya ni Joshua ang cake. Pero nakatingin lang sa kanya si Joshua na tingin na di nagigets ang gusto niyang ipahiwatig. Hanggang sa mapansin ni Joshua na panay ang tingin ni Mia sa cake na hawak niya. Nangitituloy si Joshua. Hoy Cindy, hindi sa ito, wag kang feeling. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Mia. Ang matamis ng ngiti nito ay biglang naging iwi. Eh bakit ka ba nandito? Nangaasar ka ba? Tumuro si Joshua sa lapit na bake shop. Kinuha ko itong pinagawa kong cake. Palisa sana ako na makita kitang bumaba sa taxi. Inirapan siya ni Mia. Papasok? Na ako sa loob. Umuwi ka na. Magpakabundot ka sa cake mo. Hmm? Natawa lang si Joshua kay Mia habang pinapanood tong padabog maglakad papasok ng apartment. Pagod na pagod ni Mia na binagsak ang sarili sa sofa sa katahimik na minasan ng puting kisame. Kamusta na kaya si Sian? Kanina pa gustong puntahan ni Mia si Sian para kamustahin pero delikado sa pagpapanggap nila. Baka kailangan din niya ng oras mapag-isa. Sigurado akong galit na naman sa mundo yon. Baka mapagbalingan ako. Ilang beses sinilip ni Mia ang kanyang cellphone pero ni isang message mula sa kanyang partner wala. Asal siyang napatayo sa pagkakahiga, hindi siya mapakali. Kumain na lang muna ako sa labas nang maiba lang. Lumabas siya at taglakad-lakad para humanap ng makakainan. Huminto si Mia sa tapat ng office para tingnan ang menu. Ningid sa kaalaman niya, nasa loob pala si Joshua ng coffee shop at kasalukoy na susulat ng birthday card. Matapos ito magsulat, naglakip ito ng litrato sa isang batang lalaki. He looked outside the window and saw a familiar face outside. Si Cindy ba yun? Sumimangot si Mia habang binabasa ang menu. Mukhang di naman ako mabubusog dito. Lumipat na ibang makakainan si Mia kaya naglakad pa ito sa bandang dulo ng kalsada nang biglang may tumulak sa kanya papasok sa isang madilim na eskinita. Cellphone! Labas mong cellphone mo. Giit sa kanya isang lalaki sa kamarin siyang inipit sa pader. Katulong ang dalawa pa nitong kasamang lalaki. Uy pre, magandang isang to ha. Mukhang mabango. Ngumisita na masama sa kanya at mga hawakan ng dibdib niya. Pero isang mabilis at bumubulusok na coke inkalang tumama sa ulo nito. Sobrang nakas na basag pang lata nito at marahas na sumaboy ang soda sa mukha ng dalawa. Agad silang napatingin sa pinanggalingan nito. Hoy Cindy, bayaran mo sa akin yan ha? Sigaw ni Joshua sa kanya. Tingin mo babayaran kita? Pagkatapos kong maligo ng coke? Asara na sigaw ni Mia habang pinupunasan ang sarili sa pagkakatansik ng soft drinks. Tarantado ka, huwag kang makikialam dito. Sumugod ang holdapper patungo kay Joshua pero habang papalapit ang dalawa, unti-unting nasinaga ng ilaw ang mukha ni Joshua na mga dumaan na kotse at halos mumutla ang dalawa na makita siya. Si Joshua, atras! Tumakbo pala yung dalawa. Sa sobrang takot, iniwan nilang isa pa nilang kasama na napuruhan ng coke and can sa ulo. Mabilis na napitan ni Joshua si Mia. Bakit ka ba kasi naglalakad dito? Hindi mo ba alam na maraming halang kaluluwa dito? Sus, di lang naman dito may halang kaluluwa, no? Maski sa loob ng eskwelahan, meron. Laki ng problema mong babae ka. Isang matigas sa bagay ang biglang humagis at tumamay sa ulo ni Joshua. He slowly turned around and looked at the culprit. It was none other than the guy who Joshua smashed his head with a soda can. Nanginginig tong tumakbo palayo kay Joshua at halos madaba pa ito nang matalisod sa isang maliit na kahon. Hoy! Sigaw ni Joshua at mabilis tumakbo patungo sa kanya na nakapesa sa gilid ng pader. Kumanda ka sa akin kapag nakita kita.
Halos mapapikit si Joshua sa galit habang marahang tinititigan ang napakang kahon ng cake na tinabi niya. Agad naman lumapit sa kanya si Mia. "Oy Joshua, dumulog ang ulo mo." Pero nakatulala lamang to sa kahon. Napatingin si Mia sa paper bag na may regalo. May katabitong bukay ng flowers at lasog-lasog na cake. "Para ba kay Carla yan?" Dahan-dahang tanong ni Mia. "Hindi. Bakit palagi mong kinakabit ang pangalan ko sa babaeng yon? Kung pwede ko lang suntukin sa mukha yun, ginawa ko na eh. Pero hindi naman ako nanununtok ng babae. E di sana sinabi mo sa akin, kasi ako nanununtok ako ng babae." Mia looked at him and smiled sweetly. Nangiti tuloy si Joshua, but it doesn't erase the fact na nasira ang cake kaya balik sa pagsimangot si Joshua. "May alam ka bang bukas pang bake shop?" "Wala. Saka anong oras sa Joshua ha?" "Yun lang nga kasi, backshit yung gagong yun." Tinignan ni Mia kung anong klaseng cake ang nasira. "It was a red velvet cake." "Para kanino ba yung cake?" Natagalan si Joshua sa pagsagot. Tira iniisip ako kung sasabihin ba niya o hindi. "Sa mama ko." Mahinang bulong ni Joshua. "Ngayon ka palang bibisita sa nanay mo?" Asar ang tanong ni Mia sa kanya. "Pinilit ko makauwi agad ng Pilipinas para mabot sa birthday niya. May jet lag pa nga." Joshua stopped talking nang ma-realize na masyado na siyang marami sinasabi. "Bakit? San ka galing? Bakit? Kailangan ko ba magpaalam sa'yo? At teka nga, kung makatanong ka, parang hinahanap mo ako ah. Bakit? Namiss mo ba ako?" "Nakalog ang utak mo, boy. Halika nga dito. Diamond dakdak, dumudugo na yung ilong mo." Saway ni Mia, sabay hatak sa tinga ni Joshua. "Aray, ano ba? Gagamutin mo yung sugat mo. Ako rin magbe-bake ng cake. Mabilis din yun." Hinawakan ni Mia ang braso ni Joshua at kinayag na sumama to. Pero hindi gumalaw si Joshua sa kinatatayuan. Nilingon siya ni Mia. He was looking at her as if he is asking her why. "Tutulungan na kita. Wala pa bang tumulong sa'yo kahit isang tao?" Balik sa kanya ni Mia. Ang eksaktong salitang sinabi ni Joshua sa kanya kanina. Mia spotted him then patted his shoulder. Joshua cannot help but smile. He was deeply touched by Mia's sweet gesture. Just like her, nabuhay si Joshua independently. He cannot remember the time when he needed someone else's help. Kaya naman looking at her right now, he doesn't know how to react. But one thing is for sure, something melted within him. Just hearing her sweet words. "Bakit ka ganyan makatingin? Sipain kita dyan eh." I mean, brutal words. Sobrang excited talaga ako mapanood sila sa concert. Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Carla habang nasa loob ng van. "I know, right? Premium tickets kaya ang kakuha natin. Thanks to Carla's father, we're able to get some of those." Napangiti lang si Carla sa tinuro ng kaibigan. "Kaya't sana naman wag na tayo mag-away ha?" Paaral ng isa pang babae sa likod habang tinititigan ang isa pa rilang kasama na nakaaway ni Carla. Pero umismid lamang ito. Ibinaling na lang tuloy ni Carla ang tingin sa labas ng bintana. Pero biglang naningkit ang mga mata nito na may makitang pamilyar na mukha sa labas. "Oh my God! Si Joshua at Cindy yan, di ba?" Bulong ng katabi ni Carla. Mabilis nagkumpulan ng mga babae sa bintana para silipin ang dalawa. Tahimik na naglalakad ang dalawa sa kabaan ng sidewalk habang bitbit ni Joshua ang dalang regalo at bukay ng rosas. "Ang sweet naman. Wala sigurong ginawa yung dalawa na yan kundi mag-date buong linggo habang nasuspended si... Aray!" Siniko siya ng katabi niyang umunguso na nakaarkong kilay ni Carla. Lihim na ikram ni Carla ang kanyang palad habang pinamas na ng matamis ng ngiti ni Joshua habang nakikipagkwentuhan kay Cindy. Inis niyang hinawi ang kanyang buhok. Hindi matanggap na ang bilis nang siyang nakalimutan nito at higit sa lahat. Kailanman di siya binigyan ni Joshua ng regalo o rosas. Looks like, seryoso talaga si Joshua kay Cindy. Patudsa ng dalaga na nakaalita ni Carla.